Isa sa sikat na panghimagas ay pulburon. Ngayon po, gagawa tayo niyan ala Goldilocks. Isang aglang po yung harina sa katamtamang lakas ng apoy hanggang sa ito ay mag-golden brown. Para po sa karagdagang idea, inurasan ko po ito mula nung nagsimula po tayong magluto. Inabot lang po ako ng 30 minuto. Saka po natin idadagdag yung ating asukal at yung ating powdered milk. I-mix mabuti hanggang sa tuluyan pong humalo yung asukal at gatas dun po sa ating harina. Saka po tayo magdadagdag rito ng margarine. Sa lakas po ng apoy natin, kung napapansin ninyo na madaling masunog yung ating pulburon, pwede nyong hinaan ng kaunti. Patuloy pa rin po tayo sa paghahalo nito hanggang sa tuluyang matunaw yung margarine at tuluyan na rin po itong humalo sa iba pa nating sangkap. Sundin nyo lang po yung mga sangkap at proseso na aking ibinigay. Magpo-form po ito ng shape na katulad ng nakikita nyo. Yung ganito pong mga molder na bibili po ito sa mga palengke, supermarket at online stores. Para naman po magkaroon pa ng ibang flavor yung inyong pulburon, pwede nyo po itong dagdagan ng peanuts or ng pinipig. Hindi po uli ako sa inyo nito ipapahiya. Yung pinakalasa po nito once na masubukan nyo na, lapit na lapit sa pulburon ng isang sikat na tindahan. Tingin pa lang nakakatakam na, don't worry, madali lang po itong gawin at graham crackers lang po yung ating ginamit dito. Sa isang pan, maglagay po tayo ng 1/3 cup ng ating butter or margarine. Over medium low heat, i-melt lang po natin ito, then bawas po tayo ng kaunti at ipahid po natin dun po sa ating gagamiting pan. Ngayon naman po ay maglagay tayo ng marshmallow na nasa 150 grams. Then i-mix lang po natin ito ng nasa 2 minutes or hanggang sa medyo mag-melt po itong ating marshmallow. Saka naman po natin idadagdag yung ating graham crackers na kinrush lang din po natin ng kaunti. Bali isang pack naman po ito na tig 200 grams. I-mix lang po natin ito ng nasa 1 to 2 minutes hanggang sa tuluyan lang pong humalo yung ating marshmallow sa ating graham. Then isali na po agad natin ito sa ating na-grease na pan. 9 by 2 inches po yung gamit ko rito, pero kakasya po ito hanggang sa 12 inches. Sa pinakaibabaw maglagay po tayo ng nips. Medyo i-press po natin ito para mas dumikit. At much better po kung hahayaan muna natin ito sa ating fridge ng 20 minutes. At heto na po ngayon yung ating graham nougat. Tingnan nyo po kung gaano katakam-takam sa ating paningin pa lang. Nakita nyo naman po kung gaano lang din po ito kadaling gawin at iilan lang po yung ating mga sangkap na ginamit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Umpisahan nyo nang gumawa nito dahil ito po ay napakasarap. Yung hindi ka marunong magluto ng pagkain pero gusto mong magnegosyo nito, tara, ganito po yung gawin natin. Sa isang lalagyan, pagsamahin lang po natin yung dalawang sangkap. Yung gamit ko po ritong powdered milk ay yung nabibiling per kilo sa palengke. Windmill po yung brand, nabibili po ng 200 pesos per kilo. May mabibili pa po kayong mas mura rito, nasa 70 pesos lang po per kilo. Pero ibang-iba na po yung lasa, ganun na rin po yung pinaka-texture. Sa kondensada naman po, kahit anong brand na pinakamura sa inyong lugar ay pwede nyong gamitin. Dahan-dahan pa rin po kayo sa paglagay nito hanggang sa maging ganito na po. Gagamit rin po tayo rito ng asukal. Ito po yung magkukot sa ating pastillas nang sa ganon hindi naman po ito magdikit-dikit. 1 teaspoon po yung ginamit ko ritong panukat. Sa pagpipresyo po, para magkaroon na kayo ng basihan, yung ating powdered milk, gumastos po tayo ng 120 pesos. Sa kondensada, 42 pesos. Sa asukal, 11 pesos. Then, yung gagamitin po natin lalagyan rito, 15 pesos. Ang total expenses po natin lahat ay 188 pesos. 160 pieces naman po yung ating nagawa. Bawat tub po, 50 pieces po yung aking inilagay na pwede po nating ibenta ng 80 pesos ang isa. Nang sa ganon, doon po sa ating mapagbebentahan, pwede naman po nila itong ibenta ng 2 pesos each, kikita naman po sila ng 20 pesos. Sa tatlong tub pa lang po, may kita na tayong 50 pesos, plus yung 10 pieces pa po na sobra sa ating ginawa, what more pa po kung mas marami tayong maibibenta. Kayang-kaya mo yan gawin, kaya huwag ka nang bumili pa, tara gawa tayo ng napakasarap na peanut brittle. Sa isang pan, sangagin natin yung peanuts, hindi na po tayo rito gagamit pa ng kahit na anong mantika. Pwede nyo rin po itong i-toast sa inyong oven sa 160 degrees Celsius ng 15 minutes.
Then, i-crush po natin ito pero huwag naman po nating masyadong pinuhin. Caramelize naman po tayo ng asukal. Sa umpisa, naka-medium heat po tayo rito. Then, kapag halos fully melted na po ito, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa medium-low heat. At dito po, maglalagay po tayo ng margarine. Pero kung butter yung available sa inyo, pwedeng-pwede nyo naman pong gamitin. Kapag natunaw na po ito, ilagay na po natin yung crushed peanuts. Make sure po na mabilis po tayo sa pagkilos dito dahil madali lang po itong mamuo. After nyan, patayin po agad yung apoy sa ating kalan. Isalin na po sa ating pan. At huwag na huwag nyo pong kakalimutang i-grease mabuti yung pan na inyong gagamitin. Nang sa ganon, hindi naman po kayo mahirapan sa pagtanggal nito mamaya. Kapag na-platin na, magbudbud po tayo ng kaunting asin sa pinakaibabaw to balance the taste. Markahan na rin po natin ito para mamaya once ito po ay lumamig na, puputol-putulin na lang po natin. At heto na nga po yung ating homemade peanut brittle na talaga naman pong napakasarap na kutkutin. Ngayon po, kayang-kaya nyo nang gawin at pwede nyo rin pong gawing pang negosyo. Sa ating half kilo peanuts, ganito na po karami yung ating nagawa. Ganito naman ang subukan mo, tatlong sangkap lang at hindi mo na kailangan pang lutuin. Kung sakaling hindi sa inyo available yung mga flavored condensed milk, pwede naman yung regular na condensed yung inyong gamitin. At nakadepende na sa inyo kung lalagyan nyo pa po ito ng flavor or hindi na. Dito po gagamit tayo ng desiccated coconut, bali 2 pack po nito yung ating magagamit. Paghaluin lang po natin yung ating 2 sangkap. Kung gusto nyo nga po palang mas firm yung pinaka-outcome, pwede kayong magdagdag pa rito ng desiccated coconut or pwede naman pong paunti-unti lang po ng condensed milk yung inyong gamitin hanggang sa makuha nyo po yung texture na gusto nyo. Nakadepende na po sa inyo yung laki at hugis ng atin pong dessert, pero sa akin 1.5 tablespoon po yung aking gagamitin. Then huhugisin ko lang po ito ng ganito na parang sa marshmallow. Sa ating pangatlong sangkap, iko-coat lang po natin ito ng powdered milk. At heto na nga po yung ating napakasimpleng dessert, gamit lang po yung 3 sangkap. At nakita nyo naman po, hindi na natin kailangan pang lutuin. Dahil nga po gumamit tayo rito ng desiccated coconut, may touch po ng macaroons yung lasa nito. Ilagay nyo lang po sa box or sa mga tub, pwede na pong pang giveaway sa mga teachers ng anak nyo or sa inyong mga kaibigan, o pwede nyo rin pong gawing pang negosyo. Yung nabili mo bang Graham ay nadurog katulad nito, tara, gawan po natin ang recipe yan. Mas maganda po kung chilled yung all-purpose cream na ating gagamitin. Then, i-mix lang po natin hanggang mag-fluffy at mag-double yung size. Saka naman po tayo magdadagdag ng chilled rin po na condensed milk. Then, i-beat lang po uli natin mabuti. After nyan, ilagay na po natin yung nga pong nadurog natin na Graham crackers. Maglagay ng matamis na mangga kung available naman po ito sa inyo. Simpleng proseso lang, i-mix lang po natin itong mabuti. Ito pong ating recipe ay kakasya po sa 4 na microwavable tubs na 500 ml. Then ilagay po natin sa ating freezer ng at least overnight. At heto na nga po yung ating mango graham na mas pinadali pero ang lasa napakasarap pa rin po. May tamang-tamang tamis at creaminess, dapat nyo lang pong siguraduhin na yung gagamitin yung prutas ay matamis talaga. At ngayon may pang negosyo na kayo na kaydali po talagang gawin.